nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Hello! Mga anak, mga apo, kumusta kayo? So, magandang araw sa inyo o magandang gabi. But anyway, so lang mag-share ulit. You know, yan naman ang gusto kong gawin, mag-share. Ito, meron ako i-share isa muna. Kasi, meron akong sponsors, okay? Yung mga sponsors ko, binigyan nila ako ng pera para i-share ko kay Rafi Tulfo in action. Kasi nga, meron doon mga tao na nangangailangan ng tulong or, you know, at saka, yun ang kailangan ng istasyon. I mean, ang programa na yun. Meron din silang mga nagsusupport sa kanila kasi mas marami silang taong natutulungan. Doon sa halaga na gusto nilang ibigay para rin ma-promote yung channel ko. Something like that, di ba? So, ibig sabihin, nung nag-share ako, siyempre, pangalan kong nakalabas. Pero hindi ko pera yon. Mayroon akong sponsors. So, itong mga sponsors ko, sinusuportahan din nila ako. Kaya, yung para mapansin ka lang, you know, isa part yun, ano? Hindi ko sinasabi na totally hindi nila gusto tumulong. Gusto nila tumulong, pero through that channel, kasi mas safe. Dahil yung mga tao, hindi naman natin yung kilala eh, kung ano talaga intentions nila, nadidikit sila sa'yo eh. Una, hindi ko trabaho yan. Ayoko makidikit sa mga tao na mayroong pangit na, I mean, ibang intentions mo, sorry, hindi kita matutulungan. Kasi ako din, tinutulungan din ako. kaya, pagpaumanhin mo, kung sino ka man, sino man kayo, hindi ako nagtumutulong talaga. I mean, maliit lang ang sweldo ko. May mga sponsors ako. Yung mga sponsors ko, yun ang nagsusupport sa akin. Parang way of promoting my channel. Pero, yung sa kanila, nakashare sila. Para makambag lang. Hindi maibig sabihin, makakatulong talaga yun. Kasi pandagdag din yun sa programa na yun. Dahil marami silang mga tao talaga na tinutulungan. So, gusto ko lang linawin, ano? Hindi ako mayaman, hindi malaki sweldo ko. Matanda na ako. Marami pa akong utang. Kaya wala akong maibibigay na tulong na malaki. Kahit maliit nga, bihira. Kung meron lang akong extra. Dito sa Amerika, hindi ibig sabihin porque nandito ako sa Amerika, malaki na kinikita ko. Gusto ko lang linawin yan. Siyempre, nagtatrabaho ako. Kaya meron akong pera pambayad ng mga bills ko, pang suporta din sa mga pamilya ko. Meron din ako mga tao na sinusuportahan. Hindi ibig sabihin na kahit sino na lang susuportahan ko. Paano na ako? Sarili ko. Oh, kaya nga meron ako sponsors eh. Sila mismo nagbibigay sa akin ng tulong para maitulong din. Pero hindi ko binubulsa yun. Binibigay ko talaga yun. Anong mga load? Oh, nagbigay sila ng pang-load. Oh, hindi akin yun. Hindi ko kaya yun. Maliit lang sweldo ko. Kaya pag paumanin mo, pasensya ka na, hindi kita matutulungan. Hindi ako ang tumutulong. Honestly, meron ako mga tinutulungan din. Pero personal ko yon. Yung mga sponsors ko, sila ang nagbibigay sa akin ng pang, you know. Sila ang nagsusupport sa akin. Hindi ko, honestly, yung kinikita ng channel ko, kulang pa para magbigay ako ng tulong sa iba. Hindi pa ako kumikita ng mga milyones. Sana kung milyones na kinikita ko. Wala pa nga kahit 100. Minsan di pa umaabot eh. I mean, tumutulong kung talagang may pera. Pero, syempre may prioridad din ako. Meron din akong mga anak na tinutulungan. May mga kamag-anak na tinutulungan. Kaya hindi ibig sabihin na lahat kaya kong tulungan. Pasensya ka na kung sino man kayo.
Humingi ako sa inyo ng paumanhin. Dahil hindi ko pera yun. Sa pangalan ko lang, nakalagay. Kasi nga pwede ako pumasok. Ayaw din nilang magpakilala. Ayaw din nilang magpakilala. Kasi nga, na-worry nila kung makikilala sila, baka rin mayroon din mga taong lalapit sa kanila, eh, hindi naman din nila kayang tumulong ng malaki. Ano ba naman yun, yung $100 na shiner nila? Hindi kaya yun makatulong ng 10 tao sa totoo lang. Kung gusto nyo, tigis 100 piso. Magagalit pa kayo pag maliit ang naibigay sa inyo. Kaya sinasabi ko lang sa inyo, hindi ibig sabihin na nagbigay kami doon kay Rafi Tulfo, eh marami na kaming pwedeng bigyan ng tulong. Yung mga sponsors ko, mga trabahador din yan, nagtatrabaho din sila. So nagsishare lang din sila. Marami sila, nagsishare sila, nabuo nila yung pera na ganon, pero ayaw nilang makilala sila. Ako lang, kumbaga si Lola Channel, Lola Becky Channel. Kasi may channel ako, kaya pwedeng pumasok. Tsaka isa, parang napropromote din yung channel ko eh. Tapos gusto ko ba maging honest ako sa inyo eh. Oh, ayan, sinasabi ko na yung totoo. Anyway, mga po, sorry na lang sa mga nangyayari sa buong mundo. Lalo na kayo, wala kayong mga trabaho siguro na hindi nyo mapagkasya. Yun nga sinasabi ko eh. Ang problema, may mga health condition pa. Eh, talagang nakakaawa nga naman. Pero, mas maganda pumunta kayo sa gobyerno at marami silang maitutulong. Kami, maliit lang kami. Hindi namin kaya tumulong lahat. Ano ba naman yung... Saka hindi naman kami araw-araw nagbibigay ng ganun eh. Bihira yun. Natsyempo, nakita mo lang kami. Nakita mo lang ako. Pero hindi ko pera yun. Kaya nakikiusap lang ako sa'yo. Huwag ka magmakaawa sa akin dahil wala rin akong maitutulong sa'yo. So, you know, gusto nating tumulong pero hindi natin kayang tulungan ng malaki. Kahit maliit, medyo mahirap pa rin maisingit yun. Eh, katulad ko, matanda na ako, nagtatrabaho ako. Kahit na iikang-ikang ako, nagtatrabaho ako. Pero hindi ibig sabihin marami akong pera. Hindi ibig sabihin na marami akong pwedeng tulungan. Siyempre, ang uunahin kong tulungan, pamilya ko. Ay, nako, nakakalungkot. Nakakalungkot. Dahil, kasi may paraan ng Diyos eh, pero sa Kanya ka lumapit. So, mas gusto ko sabihin ko sa'yo, sa Kanya ka lumapit. Kasi kung nagmamadali ka, diretso ka na sa gobyerno. Pero kung sa Diyos ka lalapit, bibigyan ka Kanya ng kapayapaan. Ako, sa Diyos lang ako lumalapit din. Hindi ako nangungutang. Hanggat maaari yung credit cards ko, ayoko nang gamitin. Dahil malulubog ako eh. Oops! Where is it now? Andali ha. Ano ko yun eh? Nasa loob. Hey, shut up. Ano ko to eh? Sorry ha. Alam ko to eh. Protection. Sus Maria, I'm sorry about that. But anyway, nalulungkot lang ako kasi nga dun sa insidente na yon, akala nila marami akong pera na pwede akong tumulong. Hindi ko kaya tumulong sa lahat. Meron na akong mga tinutulungan. Yung mga sponsors ko, sila ang nagbigay sa akin ng pera para gamitin na i-share doon. Para na rin nga, makilala ako, ma-promote ako, pero hindi ibig sabihin makilala ako maraming pera. Hindi pa ako kumikita na maraming pera dyan sa channel ko. I mean, hindi kakayanin makatulong ng maraming tao. Kaya enjoy ko lang muna itong hanap buhay ko, trabaho ko. May trabaho ako, katulong ako, caregiver. Iba lang ang ano ang tingin ninyo kasi Amerika to. Hindi nyo lang alam kung ano nangyayari dito sa Amerika ngayon. Masyado nang magulo. Na marami na ang mga tao na lumilipat na sila. Ayaw na nila dito sa California kasi nga magulo na daw. Ako, pwedeng umuwi na lang din ako ng Pilipinas. Depende kung sasama yung asawa ko. Eh kaso syempre, iba ang sistema rin ng hospital doon. Yung asawa ko kailangan niya na talagang merong hospital
na talaga mapagkakatiwalaan niya. You know, kasi Amerikano siya eh. Hindi yun. Basta mahirap magdesisyon na lumipat ng Pilipinas dahil yung asawa ko, marami na siyang mga doktor na kilala na niya at matagal na siya doon. Kaya hindi yun magandang idea para sa kanya. Kung ako man ay magre-retiro, pwedeng uuwi ako ng Pilipinas. Kung yung asawa ko, I mean, kung wala na akong asawa, pero kung mauna ako, pwede, wala. Oh my God. Anseli. Nakakalungkot pero, you know, ano bang magagawa natin? Wala. Yung mga lalapitan mo, yung mga gobyerno na lang, kasi sila may, kahit paano, meron silang pera talaga. Na ang dami lang mga tinutulungan. Pero hindi ko kaya. Sorry. Wala akong maitutulong sa inyo. Meron din akong mga sariling problema na inaatupag. Ibig sabihin, prioridad ko siyempre yung pamilya ko. Meron akong mga extra-extra pero bihira yun. Kung makakatipid ako. Eh ngayon, hindi ako lang katipid eh. Nanalo ko sa loto. Pero magkano lang yun? Para sa sarili ko. Para sa sarili ko lang yun. Meron akong pagkain. Ito. Hindi to sponsor na. Mushroom. Mushroom and green bean. Ano? Ano? Green bean risotto. Masarap ito. Frozen dinner. Frozen dinner ito. Frozen sa grocery. Binili ko ito ha. Hindi to sponsor. Gusto ko kasi kainin ng breakfast ko ngayon kanin. Alis ako pati. Biyahin ako mamaya. Magkikita kami ng asawa ko. So, kailangan kumain ako. So, anyway. Nakakalungkot kasi yung mga tao na you know, kailangan ng tulong. Pero maling tao ang napuntahan. Hindi kayang tumulong. I mean, tulong ako kung kaya ko talaga. Pero hindi ko kayang tulong. Tumulong. Ang mahirap kasi, pagka nakasimula ka na ng tulong, minsan yung iba hindi ka natatantanan eh. I mean, hindi ako ganun kayaman, ano? Wala akong ganung pera para makatulong sa maraming tao. Nakakalungkot, nalulungkot ako sa iyo kasi wala kang ibang pwedeng puntahan. May hampa ko rito eh. I mean, doon ka maasa kay Rafi Tulfo, bakit hindi kanila matulungan? Kasi may mga mas nangangailangan pa. Mas higit pa siguro ang problema nila sa iyo. Anyway, bahala na ang Diyos sa iyo. Kung sino ka man, sino man kayo, sorry. Hindi ko kayo kayang tulungan. Hindi ako yung tao na punong-puno ng pera. Wala akong ganung pera. Yan mahirap eh. May mag-sponsor sa iyo. Akala tuloy yung iba, akala pera mo hindi. Unang-una, mayroong mga sponsors pero ayaw nila makilala sila. Kasi malalaki yung pera eh. Oh. Ano ba yung sinishare load? Gaano ba kalaki yun? Saka may sistema. Diba? Hindi porque nasa pangalan ko, ibig sabihin akin yun. Hindi akin yun. Hindi ako magyayabang. Bakit ako magyayabang? Alam ko na sistema eh. Pagka nakita, akala marami kang pera. Ikaw lagi ang pupuntahan. Utangan. Sabi ko nga, hindi ako nagpapautang dahil wala akong ipapautang. Nakatulong ako, maliliit na amounts lang. Hindi ko kaya yung malalaki. Sorry talaga. Anyway. Sana, you know, magdasal ka. Lumapit ka sa Diyos. Ang Diyos ang asahan mo. Dahil sigurado, meron siyang ibibigay na tulong sa'yo. Huwag ka magpapanik. Kasi andyan ang ospital, pwede mong dalhin ang kapatid mo kung meron isa sinasabi, may dialysis. Hindi ko kaya.
hindi ko kaya magbigay ng pang-dialysis. Diyos ko po. Para mo nang hiningi yung sweldo ko. Oh my God. Ay, nako. Gusto mong sabihin, ano? Maliliit na amount, tumutulong ako. Pero hindi palagi. Kaya sinasabi ko lang sa'yo, lumapit ka sa Diyos, mas magandang ibibigay niyang tulong sa'yo. Ako hindi ko talaga kaya. Wala akong ganong kalaking pera. Meron lang akong mga sponsors, pero hindi ko pwedeng sabihin sa sponsors ko na tumulong sa'yo. Hindi ka nila kilala. Ayaw nga nila magpakilala eh. Kasi hindi lahat ng oras meron kaming extra. Na-timing ka na wala. Wala kaming extra. Kaya, pasensya na lang kung sino man kayo. Ako, hindi pa ganun kalaki ang channel ko para makatulong. Meron kong mga tinutulungan, mga bata. Pero hindi din ganun kalaki. Pagkain lang yun. Sabi ko nga, bigas lang yun. Tsaka ulam. Yun lang kaya ko may tulong. Pero yung sasabihin mo sa akin, dialysis, naku po, nanay ko. Mahal yun. Hindi ko kaya yun. Para mong kukunin yung sweldo ko. Para makatulong ako sa'yo. Paano ako? Nagbabayad ako ng bills ko. Unahin kita, hindi kita kilala. Hindi ko talaga alam istorya ng buhay mo. Ako, alam ko istorya ng buhay ko. Marami ako utang na kailangan bayaran. Anyway. Nakakalungkot lang kasi maraming tao nangangailangan ng tulong. Pero hindi lahat ng tao makakatulong. Siyempre, meron din silang sariling problema. Yun nga, kaya mga pupuntahan ninyo, yung malalaki. Yan si Rafi Tulfo, tumutulong naman talaga sila eh. Doon kayo, magtsaga ka pumila ron. Wala kang magagawa. Hindi mo pwedeng apurahin eh. Hindi ka pwedeng mang-apura ng tao. O hindi ka pwedeng mamilit. Yung mga ganun. Dalangin ko lang sa'yo o sa inyo. Sana nagkaroon kayo ng kapayapaan sa puso ninyo. Okay, magpanik. May tulong yan. May darating. Mag-depend lang kayo sa Panginoon. Kahit ako, nagdi-depend ako sa Panginoon eh. Kailangan kong kalakasan. Dahil yung tuhod ko, pag bumigay yan, hindi lang makatrabaho. Tatrabaho ko kahit iikang-ikang ako. Kahit na may brace yung pa ako, mas safe kasi yung brace. Ay, para hindi tumabing yung tuhod ko. Mahirap din ang kalagayan ko kung titignan, pero laban. Ako, lumalaban ako. Matanda na ako. Lumalaban ako. Hindi ako bibigay. Kasi pag bumigay ka, wala na. Bagsak ka na talaga. Pinabayaan mo na yung problema, lamunin ka. Hindi pwede yun. May lakas ka pa eh. May lakas ka pa. Kaya mo pa. Kaya huwag kang gi-give up. Ako hindi ako gumi-give up. Kahit na ganyan, karamdaman ko, meron akong karamdaman. Matanda na ako. Yung mga anak ko, hindi ako pwede puwersa kasi inuuna namin yung sarili ko. Ma'am, unahin mo muna yung sarili mo. Meron ka kaming naiipon na pera, kaya huwag ka mag-alala. Yung mga anak ko yan. At ayaw kong mag-alala ang mga anak ko sa akin. Kaya kailangan lumaban din ako. Hindi ibig sabihin porque nandito ka sa Amerika o nasa ibang bansa ka. Marami kaming pera. Pinaghihirapan din namin ng pera. Kaya sana naintindihan ninyo. Naiba lang ang lugar namin. Pero hindi nyo lang alam ko anong klaseng trabaho. Anong trabaho ang ginagawa namin dito. Kailangan magmukha kaming maayos, disente. Kasi kung mag-a-apply ka ng trabaho na mukha kang basahan, hindi ka tatanggapin.
hindi naman kailangan magdala ka ng, maglagay ka ng alahas, katakot-takot na makeup para matanggap ka. Eh, kung si May lang ay na-applyan mo, bakit? Kailangan mo mag-makeup, kailangan mo mag-alahas. Alam mo ba, na pagka ikaw ay nag-apply na marami kang alahas, mababansagan ka pa, baka magnakaw pa to ng alahas. Maraming cases dito ng mga caregivers. Ay, yung iba, papasok, naka-high heels pa. O, nag-a-apply ng trabaho, naka-high heels. Mariosep. Na-experience niya. Meron akong isang case na pinasukan. Kilala ko ng anak dahil nagtrabaho ko dun sa mga magulang ng kaibigan niya. Ika, haba na naman to. Nangyari doon, yung matanda, bago ako, ha, 3 taon na meron siya mga caregivers. Mga caregivers niya galing sa agency. Sandala. Hey, you know I love you, right? Yes, I do. I love you, you. I hope this put a smile on your face, 'cause somebody loves you. Mwah! Yung mga caregivers niya galing sa agency. Sa sobrang sungit kasi nitong matanda, hindi kaya ng isang caregiver isang araw. So ang ginawa, nag-split 4 hours sa umaga, 4 hours sa hapon. Ang importanteng gagawin nila, mapaliguan sa umaga, maglinis-linis, tapos papakainin yung matanda. Pagpasok ng isa, ganun din. Dinner naman sa kanya. Para ihanda yung matanda, pagtulog. Saka maglinis din sa kusina. Yan lang ginagawa. For 3 years, iba-ibang babae nang pumasok doon. Yun ang kwento lang sa akin, no? Anyway, ang nagkamali sila, hindi nila tinabi yung mga alahas ng matanda. So ngayon, ang pumasok ng babae doon, halos umaabot yata ng 12. Kasi hindi matagalan yung ugali ng matanda. Agency yun, ano? So, nangyari, wala silang kamalay-malay na nawalan ng alahas yung matanda. Hindi nila inisip yun. Hanggang sa pumasok ako, akala ko, walang magiging problema doon. Kasi maliit lang yung bahay ng matanda. Ang problema pala, marami palang alahas doon sa drawer. So, nagkasakit itong matanda. Doon kami sa ospital. Katambay ako doon. Pauwi-uwi lang ako kasi kinukuha ko yung dyaryo. Sinecheck ko yung mail, yung mga ganon. Naliligo ako. Doon ako naliligo. Tapos itong anak naghanap ng sing-sing. Hindi daw niya makita kung nasaan yung sing-sing. J-drink. Sa kanila, malaking value yun. Anyway. So ngayon, di tinanong niya yung matanda. Sabi niya, ma'am, saan mo nilagay yung sing-sing? Hindi ko makita yung jade na sing-sing. Yung gano'n. Ako, wala akong malik. Ba't siya hindi mo ako mahilig sa alahas? Tapos de, sabi niya, matanda, nandun lang yun. Sabi niya, hindi pwede mawala yun. Tapos de, sabi niya, matanda, ayan, tanongin mo yan, kasi labas-pasok doon sa bahay. Kumbaga, pinagbibintangan na niya ako, no? Sinagot ko. First of all, kabago-bago ko lang dito, hindi mo pa ako kilala. Yung sing-sing mo, kung 5,000 dolyar lang, ako 1,000,000 ang halaga ko. Dahil ako, hindi ako gumagawa ng masama. Sinabi ko yun sa kanila, hindi ko sisirain ang reputasyon ko sa 5,000 sing-sing. 5,000? $5,000? Pagpapalit ko yung pangalan ko? No way. Mas makakatrabaho ako forever. More than pa. Ibig sabihin, mas marami pang perang papasok sa akin. Yung 5,000, sandali lang yun. Kung sino man yung nagnakaw.
So, ang ginawa, kinausap ako nung anak, sabi niya, Becky, huwag ka mag-alala. Hindi kita pinagbibintangan itong nanay ko lang. Hindi, I just wanna clear myself para maging safe lang. Kasi ayaw ko yung pinagbibintangan ako eh. Sinabi ko dun sa anak. Sabi ko, the best thing we could do, sabi ko, all the girls who work for your mom should have a lie detector test. Lie detector test, mati ako. Kahit nabaguhan ako, nag-volunteer ako. Kasi gusto ko maklear ako eh. Ay, wala akong ginagawa masama at hindi ako magnanakaw. Sa totoo lang, Sos Mariosep. Hindi ako makakarating sa posisyon ko ngayon kung nagnanakaw ako. Ang Diyos ang kasama ko palagi, kaya hindi ko gagawin yung ganung klaseng mga pagnanakaw. Meron dyan yung iba pumapasok para magnakaw lang. Sa totoo lang, kung sana nakikinig kayo sa akin, mga Bruhilda kayo. Buti kong alam nila may channel ako, baka matakot pa sila makinig sa akin eh. Dahil sa mga sasabihin ko, dahil sigurado may patama sa kanila, mararamdaman nila yon kahit wala akong sinasabing pangalan, ha? Konsensya. So, sa doon lang, na-clear ako doon. Kasi, yung agency, inausap nung anak, sinabi niya, na palay detector test lahat ng babae na nagtrabaho. Ang problema, sabi nung agency, hindi namin gagawin. Kayo ang gagawa. Kayo ang magbabayad. Sa 12 babae na pumunta doon, 150 ang charge ng lie detector test. Hindi rin nila kaya. So, ano nangyari? Wala, kinalimutan na lang nila. I mean, honestly, kasi sabi ko nga, mula noon, kasi first time ko na-experience yun. Kaya mula noon, nagtanda na ako talaga. Bago ko papasok sa bahay ng may bahay, sinasabi ko muna, I wanna start clear, sabi ko. Kung meron kayong mga valuables sa bahay, kung pwede ninyong alisin, itago nyo na somewhere, huwag dito. Kasi kung labas-pasok ang tao dito, magkaroon ako ng mga relievers, hindi ko alam kung sino ang gagawa ng masama. You know, kasi may mga housekeepers din, hindi mo rin alam kung anong mga iniisip ng mga taong labas-pasok. So anyway, mga anak, nagsishare lang ako, no? Yung magtumulong ka sa kapwa mo is okay. Kung meron. Pero hindi natin pwedeng pilitin ang mga tao na tumutulong. Tsaka hindi ibig sabihin na porque may nakita kayo na, yun nga eh, kaya nga sinasabi ko, yung garbo ka, isipin talaga ng tao marami kang pera. Nakakala, pwede sila lumapit anytime. I'm sorry to tell you, may sponsors ako. Hindi ko pera yon. Meron akong sponsors na gusto nila gawin ko yon para din ma-promote ang channel ko. Yun lang yun. Pero syempre, may pera nila para din makatulong. Ang dagdag lang. Hindi mo malaking pera yun. Yung akin pasasalamat kasi gusto nila ako suportahan. Yun lang ang pasasalamat ko talaga na, you know, first time to nangyari sa akin eh, na nagbigay ako ng 100 na hindi naman sa akin talaga, no, sa sponsors ko. Na merong bumalik sa akin na humingi ng tulong. Naku po, pambiling gatas, pag-dialysis, I'm sorry. Wala akong pera para maitulong sa inyo. Meron din tumutulong sa akin. Gusto ko lang linawin yan. Ang channel ko, hindi pa ako kumikita ng milyon. Kung meron man akong milyon, pwede ako makatulong. Pero ngayon, wala talaga. Matanda na pati ako. Iikang-ikang ako sa pagtatrabaho para lang makasurvive ako. Kaya ang priority kong mga tinutulungan ay mga anak ko, siyempre, pamilya ko muna. Kaya bihira ako makatulong sa kapwa ko kung meron lang akong extra. Pero ngayon, wala akong extra. Kahit sabi mo magpapasko, wala naman akong bonus dito eh. Hindi man ako humihingi ng bonus dyan eh. Ako hindi ko trabaho yan. Kahit yung mga time and half na yan, hindi ko hinihingi yan. Hindi ako makwenta eh. Hindi ako makwenta kasi magagalit ng Diyos sa akin. Gusto niya kontento ako. Kontento. Anyway, kaya masaya ako. May peace of mind ako kasi kontento ako eh. Kahit maliit lang sweldo ko na pagkakasya ko. Pero sorry,
hindi ko kayang tumulong sa mga malalaking amounts. Hindi, naku, sorry talaga. Bigyan kita 100 pesos na load, yun lang kaya ko. Tsaka meron ako sponsors. Hindi ko pwedeng hihingin sa sponsors yan, nakakahiya na yun. Hindi pwede. Mahirap yun eh. Ayaw ko din na take advantage ko mga sponsors ko eh. Anyway, mga anak, mga apo, ito lang sasabihin ko sa inyo. Magdasal kayo. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon kung meron kayong mga pagkakamaling ginagawa. Linisin ninyo ang mga puso't isipan ninyo. At hingiin nyo palagi ang kalakasan ng Panginoon para malagpasan ninyo yung mga problema ang dinadanas ninyo. Pero gawin ninyo yung tama, huwag kayong gagawa ng masama. Dahil pag gumawa ka ng masama, hindi mo makakamit ang blessing ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, linisin natin ang ating puso at isipan. Ayusin natin ang ating mga kinikilos at makontento. Makontento tayo, huwag tayo masyadong mapag-asam. Makontento tayo, maging masaya tayo. Pagkakasay natin kung anuman mayroong blessing na darating. Gusto ng Panginoon, matuto tayo makontento. Hindi kanya bibigyan ng malaki kung yung maliit hindi ka kontento. Hindi. Kailangan makita niya kahit maliit, kontento ka. Saka kanya bibigyan. Dahan-dahan, mararamdaman mo yan. Sabi ko sa iyo, ganyan ang ginagawa niya. Pinagkakasya ko yung sweldo ko. Hindi ako nagkukulang sa pagbabayad. Lagi akong meron. Para doon lang, ha? Hindi ibig sabihin binibigyan ako ng maraming pera. Yan, katulad nanalo ko sa loto, magkano? Wala kang 100 dolyar. Para sa akin lang yun. Siyempre, bumili akong hamon. O, para makakaya ng masarap. Dahil Thanksgiving dito eh. Tsaka siyempre, yung alaga ko, treat ko. Anyway, God is good. Huwag ka mawala ng pag-asa. May plano ang Diyos sa'yo, pero ayusin mo ang isip at puso mo. At ang mga kinikilos mo, ayusin mo lang. Maging tapat ka sa Panginoon, magmingi ka ng tawad, magpasalamat ka, at tingin mo ang kanyang kalakasan at karunungan na magawa mo ang tama. Anyway, mga anak, mga po, so, ito na muna. Mahaba na naman to eh. God bless us all. Be kind to one another. Be a blessing to one another kahit sa magandang salita lang. Hindi ka kailangang magbigay ng mga marangyang regalo. Hindi ka kailangang magbigay ng malaking pera para mabless sila sa mga magagandang salita na magtiwala sila sa Diyos. Anyway, God bless us all. Take care. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Teki, ang aking besti. Lola Teki, maaasahan siya. Lola Teki, o ka na at chika lang. Lola Teki, ipaglalaban ka.